Magandang araw, klase. Handa ka na ba sa bagong aralin na ating tatalakayin ngayong araw? Ito ay tungkol sa dalawang uri ng paghahambing. Bago tayo dumako sa aralin na ating tatalakayin, ay ihanda mo muna ang mga sumusunod. Ang iyong kwaderno, panulat, at magdala ng mga mahalagang impormasyon na iyong matututuhan. Narito ang nilalaman ng ating aralin ngayong araw. Una, kahulugan ng paghahambing. Ikalawa, paghahambing na magkatulad at di magkatulad. Tatlo, hambingang pasahol at kalamang. At kaapat, moderasyon o katamtamang paghahambing. Ano nga ba ang paghahambing? Ang paghahambing ay paglalarawan ng antas o level ng katangian ng tao, bagay, hayop, ideya at pangyayari. Sa Filipino ay may dalawang uri ng kaantasang pahambing. Ito ay ang paghahambing na magkatulad at di magkatulad. Ating bigyang kahulugan ang paghahambing na magkatulad. Ginagamit ito kung ang dalawang pinaghahambingan ay may patas na katangian. Ginagamitan ito ng mga panlaping ka, nangangahulugang kaisa o katulad, magka, ga, sing, kasing, magsing, magkasing, at mga salitang paris, wangis, kawangis, gaya, tulad, hawig o kahawig, mistula, mukha o kamukha. Narito ang ilan sa mga halimbawang pangungusap. Una, si Rama at Lakshmanan ay magkasingkisik. Ikalawa, si Hanuman ay tulad ng isang malakas na mandirigma. At ikatlo, mistulang diwata ang kagandahan ni Sita. Ang panlaping magkasing, salitang mistula at tulad ay nangangahulugang kaisa o katulad. Narito ang ilan pa sa mga halimbawa. Magkasing ganda ang bansang India at Singapore. Kasing bilis ng kidlat ang pagsulong ng bayang ito sapagkat sila ang sentro ng teknolohiya. Ang dalawang bansa ay magkasingyaman. Ang panglaping kasing at kasim na ginamit sa pangungusap ay gaya rin ng panlaping ka. Nagagamit ito sa lahat ng uri ng pagtutulad. Ang pagtutulad ay mapapansin sa paksa ng pangungusap na nasa itaas. Ano ang paghahambing na di magkatulad? Nagbibigay ito ng diwa ng pagkakait, pagtanggi o pagsalungat sa pinatutunayang pangungusap. Ito ay may dalawang uri, ang hambingang pasahol at palamang. Ang hambingang pasahol ay may higit na katangian ang pinaghahambingan sa bagay na inihahambing. Sa hambingang palamang naman, may higit na katangian ang inihahambing sa bagay na pinaghahambingan. Sa hambingang pasahol, ginagamit ang lalo, di gasino, di gaano, at di totoo upang maipakita ang ganitong uri ng paghahambing. Lalo, nangangahulugan ng pagdaragdag o pagpapahigit sa kulang na katangian. Sinusundan ito ng katuwang na panghambing na kaysakay kung ngalan ng tao ang pinaghahambingan, kaysa sa o kaysa kung ngalan o pangyayari ang inihahambing. Halimbawa, lalong mahusay sa labanan si Rama kaysa sa mga alagad ni Ravana. Tayo ay nasa hambingang pasahol pa rin. Halimbawa, di gasino. Ginagamit sa paghahambing ng uri o katangian ng mga tao. Sinusundan ito
ng alinman sa mga katagang naghahambing kabilang ang gaya, tulad, para o paris na sinusundan ng panandang ni. Halimbawa, di gasinong maalalahanin si Sita tulad ni Lakshmanan. Di gasinong naging maingat si Maritsa paris ni Sor Panaka. Paano naman ginagamit ang katagang di gaano? Tulad lang din ng sa di gasino ang gamit subalit sa mga hambingang bagay, lugar o pangyayari lamang ito ginagamit. Narito ang isang halimbawa. Di gaanong mapayapa sa Lanka kaysa Ayodhya. Ang katagang di totoo ay nangangahulugan ng pagtawad o pagbabawas sa karaniwang uri. Nagagamit itong pamalit sa di gasino at di gaano. Ngayon naman ay ating talakayin ang hambingang palamang. May higit na katangian ang inihahambing sa bagay na pinaghahambingan na ipakikita ito sa tulong ng mga sumusunod. Lalo, ang diwa ng paghahambing ay magiging kalamangan at di kasahulan kung ang sinasamahang panguri ay nagpapahayag ng kalakhang kataasan, kalabisan, kahigitan. Muli, katuwang nito ang kaysa, kaysa sa, at kay. Narito ang isang halimbawa. Lalong kahanga-hanga ang katapangan ni Rama kaysa kay Maritsa. Paano naman ginagamit ang higit, mas, at labis sa hambingang palamang? Tulad ng kaysa, kaysa sa, at kay, sa sarili ay nagsasaad ng kalamangan kung ginagamit ito sa paghahambing. Halimbawa, higit na malakas si Rama kaysa kay Ravana. Labis ang pagmamahal ni Rama sa kanyang asawa na si Sita. Ang salitang dihamak naman ay ginagamit kasunod ng isang panguri. Halimbawa, dihamak na matapang at maalalahanin si Lakshmanan kaysa kay Sita. Narito ang isa pang halimbawa ng paghahambing na nasa anyong moderasyon o katamtaman. Ang moderasyon o katamtaman na uri ng panguring pahambing ay naipakikita sa pag-uulit ng panguring may panlaping ma sa paggamit ng salitang medyo na sinusundan ng panguri at sa paggamit ng katagang may na sinusundan ng panguring na buo sa pamamagitan ng mga panlaping kabilang ang ka at han. Halimbawa, medyo kinabahan si Maritsa ng labanan si Raman.